Natatakpan man ng face masks ang mukha ng mag-asawang senior citizens na ito, kita sa video na masaya silang uuwi mula sa ospital matapos nilang sabay na labanan at talunin ng COVID-19. Sa video, masaya rin silang binati ng mga nurse, doktor at hospital staff na nakasaksi sa pinagdaanan ng mag-asawa. You don't always see that situation in other places. Minsan, diba, yung isa medyo mas lumalala or, diba, so it was a real victorious moment for us then na at least sabay gumaling yung mag-asawa. At the same time, I think, you know, our healthcare workers really needed that moment. Yung parang, syempre, pati sila nabuhayan talaga nung nakita nila na nag-recover nga yung mag-asawa. Ayon sa VRP Medical Center, unang inadmit sa ospital si Mrs. dahil sa mga naramdaman nitong sintomas ng sakit. Dahil hindi raw sanay na magkahiwalay, nagpaalam daw si Mr. na samahan sa isolation room ang kabiyak. They had to sign a waiver na yun nga, sila yung may gusto ng ganong setup. And then, so a few days later, naging symptomatic na nga din po yung si Mr. Unfortunately, he also tested positive, but throughout their confinement, they were stable naman po. April 3, nang makalabas ng ospital ang mag-asawa, at ngayon, naka-home quarantine na. Sa Cebu City, wala ring mapagsidla ng tuwa si Dr. Estrella Huang, 69 na taong gulang, matapos magnegatibo na sa COVID-19. Dalawang linggo sa ospital si Dr. Huang nang mahawa sa sakit sa mga pasyenteng ginagamot niya. Kaya matapos niyang talunin ang sakit, masaya siyang sinalubong ng mga hospital staff. Mahigit 30 taon nang naglilingkod si doktora sa nasabing ospital bilang internal medicine specialist. Kaya naman ganoon na lamang ang saya ng kanyang mga kasamahan. Napagtagumpayan din ni Attorney Rubin Cura ang pakikipaglaban niya sa COVID-19. Siya ang pangalawang pasyenteng gumaling sa sakit sa Pasay City. Kwento niya, nag-alala siya ng husto noong una dahil sa mga nababalitaan niyang kinahinatnan na mga COVID-positive patient. Malaking tulong daw sa kanyang paggaling ang suporta ng kanyang pamilya kahit na hindi siya pwedeng bisitahin sa ospital ng mga mahal sa buhay. Kami, even naka-video call kami, we pray together as a family. That strengthened, of course, our relationship with one another. At doon po talaga na feel that I was never alone in this battle, that they were together with me. Just have faith and believe that God will never abandon us in the most trying times. At dahil negatibo ang resulta ng mga huling test ni Attorney Cura, plano raw niyang mag-donate ng kanyang plasma para sa paggaling naman ng ibang COVID-19 patient. Of course, if that's one way of, you know, doing my part and helping my fellow COVID patients, then why not? I think I need to ask clearance first from my infectious disease doctors if I'm already cleared to donate or provide plasma. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Huwag palampasin